Today, we will discuss about the motor calculation based on Philippine Electrical Code 2017, Article 4.30, with sample calculation of a three-phase motor with the aircon line starting. Okay, so in this presentation, we will learn saan ba gagamitin yung FLA at saka yung FLC provided by the Philippine Electrical Code table. So how to properly size motor brand circuit conductor, eto paano ba i-size yan. So how to size the overload relays or device, the magnetic starter or the magnetic conductor, paano ba i-size, tamang pag-size nyan, and the circuit breaker. Also, we will size the equipment grounding conductor or yung tinatawag na EGC, and the conduit or yung restway. So first of all, ano ba yung aircon line starting? So this is the simplest type of motor starting na ang purpose is to connect the induction motor directly to the power line here. So ano yung component niyan? Syempre kailangan mo ng yung induction motor as load, ang iyong magnetic conductor or yung tinatawag na starter, yung iyong overload relay. Normally connected yan doon sa iyong starter. The purpose nito is yung overload protection ng iyong motor, and the circuit breaker, so yung short circuit or yung ground fault protection mo. So paano ba nag-ooperate yung direct online starting? So focusing on this control diagram, kapag pinush mo yung push button ng start or yung on, yung current will flow from line 1 going to the normally closed contact of your stop push button and going to the normally closed contact of your overload relay and going to your magnetic conductor. Okay, so mag-end to the line 2, so mag-energize yung magnetic conductor mo. So now may auxiliary contact yan, ito yung MC which is connected in between the PV on and the PV off, and of course in the line 1. So once na nag-energize yung magnetic conductor mo, nag-change state ang iyong auxiliary contact. So in this case, we have normally open, so magko-close yan. And kapag ang push button on mo ay binitawan mo, so your magnetic contactor will remain energized because of this contact, which becomes normally held close. So ang tawag dyan ay yung self-holding o yung mas kilala sa tawag na latching. Okay, in that case, yung current mo will flow to this auxiliary contact of your magnetic contactor going to the normally closed contact of the stop push button, then to the normally closed contact ng iyong overload relay and going to your magnetic contactor. So ito yung mga indicator. So kapag pinress mo naman yung stop push button, so syempre nakakat yung current from line 1 going to line 2 and madede-energize ang iyong magnetic conductor. So in that case, your motor will stop. So ang isang condition para mag-stop ang motor control circuit mo ng isang aircon lines ay kapag nagkaroon ng overload detection. So kinakat niya yung this one and dine-energize niya ang magnetic conductor, yung
starter. So ganyan yung indication. Naka-stop. At the same time, may trip. Okay? So yun yung controls. So dito naman, dadako naman tayo sa sizing ng direct online starter. So ano ba yung mga kailangan sa pagsasize ng circuit breaker ng starter, overload relays, at saka ng fresh circuit conductor, ang iyong raceway, at yung iyong equipment grounding conductor or yung ground conductor. So bago ka mag-size, kailangan mo yung mga data na ito coming from the nameplate of the motor. For in this example, we have 1 HP motor. Line voltage natin ay 230. So in that case, i-connect natin ang Y ang ating motor. So paano ba mag-rinda or mag bumasa ng motor control ng motor nameplate. So meron tayong video dyan para sa understanding ng motor nameplate in datas. So panoorin mo na lang. In this case, we need this HP rating, the voltage rating, and the ampere rating of your current rating ng iyong motor. In this case, we obtained two data for the current, yung tinatawag na FLA na na-obtain natin sa nameplate. So in this case, 230 volts, so we have 3.6 amperes. At yung FLC niya, which is the 4.2 amperes coming from the Philippine Electrical Code Table 4.30.14.4, nasa page 372 yan. So mamaya malalaman natin saan ba ginagamit yung FLC, saan ginagamit yung FLA sa pagsasize ng tire online starting. Okay, una, isize muna natin yung front circuit conductor. Ito yan, front circuit conductor is yung nagko-connect ng iyong motor going to your overload relays. So this is your branch circuit conductor. So sabi ni PEC, 125% daw ng full load current or yung FLC. So meaning sa pagsasize ng branch circuit conductor, ang gagamitin mo ay FLC, hindi ang FLA. So in this case, 125% ng 4.2 amperes, that is 5.85 amperes. So gamit tayo ng 3 by 3.5 mm squared HW75 degrees Celsius na kapag-conductor. So paano ba ang pag-select nyan? Gamit ang 3.5.6 B16. So meron tayong video on how to select conductor using Philippine Electrical Code. So panoorin din natin yan. So in this case, so magdadagdag tayo ng 3.5 mm squared THW yung pinili ko. Okay? So anong sunod? Overload protection. Ito, the overload relay. Paano ba isa siya? Sabi ni PEC, under article 4.30.3.2b nasa page 351, para hindi na kayo mahirapan, sabi niya 125% ng FLA or yung rated nameplate rated ng current ng motor ang gagamitin mo to size your overload relay. Ginagamit yung nasa page 351, sabi niya kapag ang motor mo is may maximum ambient temp na 40 or 100% ang gagamitin mo. Okay, in this
this case, 125% of 56, that is 4.5 years. So, gamit tayo ng Fuji TR0N 3 element, sabihin niyan, with 46 ampere setting or equivalent. Set the overload no more than 45. Ito yung maximum setting na dapat mo gawin para sa overload relay ng isang pwede kang gumamit ng ibang brand. Dito lang ay Fuji ang ginamit. So, normally Fuji ang ginagamit lang. Okay. So, sana naman sa starting or sa starter mo, kayo kung ito yung tactic or switch. Normally, ang ginagawa dyan sa practice kung anong size ng iyong kung anong HP rate ng iyong motor kasi yung HP rating ng iyong tractor so 1:1 so sa practice ko gumagamit ako ng safety factor na 150% ng rated ng iyong motor bakit? Dahil based on my experience kapag equal yung HP rating at saka HP ng iyong tractor sa katagalan madaling nasisira yung contact so you need to oversize the contactor next higher yung size ng contactor pero hindi naman sa lahat ng pagkakatanayin sa higher. So, kaya nga, kailangan mo siyang tingnan during design period kung iyong mapiling starter ay kayang i-handle ang induction motor mo during starting at during running. Normally, yung mga practice na yung FLA kasi, like frequencies, normal running condition kasi yan. So, hindi natin nakakonsider yung starting mataas ang current kasi during starting so sa contact point dito mataas din yung current na kanyang nararamdaman o nagdumadaan sa kanya so sa ganit kataon magaling nisira yung mga contact point natin kado na kapag mag-init yung starting ating material. So in this case, we have 125% ng FLA ang ginamit ko, yung nameplate rate. So 4.5 amperes. So provide tayo ng Fuji EC3 magnetic contactor with 220 volt coil voltage. Pero dito, pwede yung brand. Pero dito ginamit ko Fuji. So bakit EC3? So EC3 siya kasi according to this IEC 16947 kapag EC3 square cage motor starting to turn running yun yung application niya so kung yung application ay non-inductive or slightly inductive or precision 5-6 pwede kang gumamit ng EC+1 in this case we have an induction motor na pinagamitan natin ng starting tapos switching off during running so EC3 ang ating consider and bakit po 224.4 voltage kasi natin bakit po 220 volts coil voltage kasi ang ating line voltage ay 230 volts so para hindi na tayo gumamit ng transformer 220 volts ang gamitin natin para tap na lang tayo dito ng supply para sa controls okay so ano yung i-consider natin during sizing ng starter so yung starting and braking capacity niya so paano natin saan natin gagamitin yan. So kapag ang iyong lock rotor o yung starting current o yung lock rotor ng iyong lock rotor current ng iyong motor dapat
ay mas mababa sa starting or kaya making or breaking capacity niyan at magnetic factor. Paano yung kinocompute? So using yung manufacturer's data, for example, this is Fuji, which is it ng dynamic photo. Ito, meron akong data ratings ng mga contactor ni Fuji. So in this case, ang kanyang rating, sabi kasi sa AC bus 3, ang iyong making and breaking capacity ay 8.0, that is IC over IB is 8.0. Ibig sabihin, sabi dito, yung rated operational current, sarang mong sigari ko pa, kailan siya isisipa. So, starter, so 8 times, kasi ito yung IC mo, ibig sabihin, yung 8 times IB or yung rated current, nalaman mo yung starter nito. Breaking capacity ang iyong magbibigong factor. So in this case, yung ano yung IE? Sabi nyo yung IE is rated operational current. So yung rated operational current niya at 230 volts, that is 200 to 240 volts. So may SC03 tayo, so may 11 amps. So applying this 8 times rated current, so 8 times 11, that is 88 amperes. So paano naman ang pagkakupit ng starting current ng motor? Simple, yung lock rotor KVA per HP times FLA. So according to the NEMA code letter, ang NEMA code letter kasi ng motor na ito ay K, no? Oh, sorry, K nga. So K, nagtatunggal siya na 9 maximum. So 9 ng FLA. So 9.6. So dahil mas mababa yung motor starting current sa kanyang starter making breaking capacity, bihin, tama lang gamitin yung SC03 na magnetic contactor ng Fuji. Simple yan. Kung gusto nyo malaman kung paano mag-compute ng starting current, panoorin nyo yung video ng Understanding Motor Template. Nandun nyo ay part 2 on kung paano mag-compute ng motor starting current using yung KVA code na makikita sa motor nameplate. Okay? So ayan, may magnetic starter na tayo. Starter. Paano naman i-compute ang ground fault o yung third circuit o yung protection or yung circuit breaker? So sabi ni PEC 4.30.4.2 table yan, nasa page 356, 250 daw kapag yung first time delay sa breaker dynamic mo. So FLC, sabihin 50% ng FLC mo is in this case 10.5 amperes. So yung 515 amperes, 3-4 inverse time delay sa breakers. Okay? So, paano naman ang pag-size ng ETC? So, yung open grounding conductor or yung green wires na kumukonek kung sa body ng motor going to your ground bus ng panel or ng MCC mo, yung motor ng mapapagpapagpapagpapag center. So, yun yung tinatawag na equipment grounding. So, ito pang ground conductor, nag-a-active during ground fault. Diyan dumadaan yung ground fault current. So, safety features yan ng isang motor control circuit. So, kailangan niyang i-size. So, ang kung paano mag-size, gamit ang circuit breaker ampere rating, malalaman mo yung EDC niya, katumbas na EDC niya using PEC 27 table 256.13 nasa page 124 para natin. So ang katumbas ng 15 amperes ay 2.0. So meron tayong 20 conductor na 2.0.
surest way to make fill tayo na tatlong 3.5 inning, meron tayong ilalaman na 3.5 at isang 3.0. So using yung table 3.4 appendix C, nasa likod ko ng PC, nasa page 185, malalaman mo, in this case, IMC ang ginamit ko, pero pwede ko gumamit ng BBC rather type C++. So, in this case, IMC ang ginamit ko. Ang kinonsider ko dito ay 4 na 3.5. So, katumbas niya, katapat niya na 16 yung diameter or yung 1/2 inch na IMC. Okay, sa control circuit, normally ginagamitan natin yung 2.0 square na control conductor. So, color coded, depende yan sa symbol niyo. So, normally ginagamit ang red sa red or yellow modulation ng control conductor kapag 230 and 110. Pag naman na DC 24 volts, DC source color blue yung ginagamit. So yung control protection naman, so 3 ampere lang, maliit lang naman yung load na coil lang naman yung circuit na ang load ng yung circuit ka sa control. So 3 amperes 2 pole para sa circuit protector. So normally sabi ni PEC okay lang daw kung dito mo siya ilalagay under the MCB. So minimum requirement siya. Pwede yan dyan. Inaalaw ni PEC. Sa practice, normally ginagamit yan sa line side, but nagpo-provide tayo ng circuit protector. So, ano yung purpose niyan? Purpose niyan is during troubleshooting na te-test mo ang iyong starter kahit hindi nakakonect ang motor. Ibig sabihin, kung ipatayin mo lang yung MCB mo, matetest mo ang iyong controller kung may problema. Okay. Yes. Yun yung purpose mo. Kaya dito yung nilalagay. So summary of calculation, so we have the 230 volts, 3-phase, 60 hertz na power line or source. So nag-size tayo ng 15 ampere trip na trip pole na inverse time delay circuit breaker. So we have the starter na full GSC03 na 220 volts coil, and ang overload relay na PR0N 3 element may setting na 4 to 6 amperes, at sinet natin ang ating overload relay na 4.5 amperes. We have a brand circuit conductor na 3.25 and 1 na EGC na 2.0, at ang ating SV or conduit ay 16mm diameter for 1.5 inch. Ito na yun. Meron tayo yung recommended schedule. Okay, so thank you for watching. Keep safe. Stay at home while we learn. So sana may natutunan kayo sa video na ito. Kung may mga tanong, please comment down. And sagutin natin yan kung ASAP. Okay, thank you. God bless. Thank you.